Hi guys, it's me, Zan. Welcome back to my channel, and for today's video, obvious naman sa title ko anong gagawin ko, and obvious din sa itsura ko. So, magkukulay ako ng buhok ngayon. So, bakit nga ba ganito yung itsura ko ngayong nag-intro? Kasi nakalimutan ko mag-intro kanina nung hindi pa ako naglalagay ng coconut oil sa buhok ko. Napakagaling! Bigyan ka lang kayo ng konting background about dun sa gagamitin kong pangkulay, which is yung unicorn hair dye. Ayan, yun yung gagamitin kong pangkulay. So, na-discover siya nung kaibigan ko, sinabi niya lang sa akin. Sabi niya, ayan daw yung unicorn hair dye. Try daw namin, ganyan-ganyan. Tapos, na-curious ako, kaya nag-search din ako sa Facebook. And ayan yung nakita ko yung FB page nila. And marami nalagang gumagamit ng unicorn hair dye. And alam din kasi ng kaibigan ko na gusto ko talaga magkulay ng buhok. Actually, gusto ko ng color gray. Kaso, natatakot ako magkulay kasi need siya ng bleaching powder. Which is, yun yung malakas makasira ng buhok. Kaya yung sa unicorn hair dye, merong set doon na hindi mo na kinakailangan mag-bleach. Which is, yun yung nasa akin ngayon. Yun yung gagamitin ko ngayon. Dapat kasi, ano lang to eh. Yung talito standard set lang kaso natatakot ako na baka masira. No, maganda na yung safe na meron ng keratin, may hair vitamins, ganyan, may coconut oil. Kasi first time ko lang talaga magkukulay ng buhok. After 20 years, ba naman girl? After 20 years, ngayon pa lang ako makakapagkulay ng buhok. Dalawang dekada na nakakaan! Siguro, ano, mga 5 hours ko siya ibababad sa coconut oil. Anong oras na ba? 11:30. So, mga 4:30 siguro. Ayun, mga 4:30 siguro ako magkukulay ng buhok. Depende. Kasi siguro mas maganda kung mas matagal na mo siya ibababad. Ayan, tapos na ako maglagay ng coconut oil. Nagtatanong-tanong ako kay Ate Jaja. Hi, kay Ate Jaja. Siya po yung distributor sa Malolos. Ayan. So, nagtatanong-tanong ako sa kanya. Tinanong ko sa kanya kung ilang hours ba dapat binababad tong coconut oil sa buhok. And sabi niya, is 30 minutes. Kasi non-bleach naman siya. Pero kapag vibrant set yung gagamitin, ayan, yun yung overnight. Kailang oras na din ako ngayon. Almost 3 hours na mahigit. Sabi ko pa kayo na, mga 5 hours ko itong ibababan. Pero ayun, sabi niya, okay na din 30 minutes. Kaya ngayon, babanlawan ko na siya and magpo-proceed na ako sa pagko-color ng hair. Makatapos ko lang mag-banlaw. Makatapos ko lang banlawan yung buhok ko. So ngayon, yung mag-mix-mix na. Yung mga gagamitin ko na gamit ngayon, hindi or wala akong binili online. Or niisa dito, hindi ko binili. Kung ano lang talaga available sa bahay, ilo yung gamitin kong gamit. Kasi tipid-tipid rin ganyan. And then, kung meron naman kayo sa bahay na pwedeng magamit, yun na lang din yung gamitin nyo. Pero kung gusto nyo yung gamit talaga na pangkulay, mga brush-brush ganyan, edi go, sige go! Una yung mixing bowl. Ayan, dito natin siya imimix. And then, toothbrush, yun yung mismo ipambabrush natin. And, kahit yung hindi na ginagamit na toothbrush, hugasan mo na lang, sabunin mo na lang, ganyan. Or, eto, ayan. Yung sa pangkilay, eto. Kahit ano, toothbrush or yung mga ganitong brush. Kung saan kayo comfortable. And then, yung pang-mix. Ayan, kahit anong stick na lang, sige. Ito na lang din yung gagamitin kong pang-mix. Next is plastic gloves. Kung may mabibilan kayo malapit dyan sa inyo, ayan, pwede kayong bumili ng plastic gloves. And then kung wala, pwede naman yung mga gantong plastic lang, ayan, para mamaya kapag magkukulay na tayo ng buhok. And then, optional, kung gusto nyo rin maglagay ng guma dun sa plastic, pwede rin naman. Tapos, suklay, ayan. Tapos merong suklay na, di ba yung tusok sa dulo, yung ano. So, yun yung ginagawa nilang panghati. Tapos, ayan, ito lang yung suklay na meron dito sa bahay. Pwede na to. And then, clip. Mga clip na ano, na rin sa paghahatiin mo na to. Ayan. Or plum. Pwede rin naman. Shower cup. Yung ano, pagwari tapos na yung pagkukulay ng buhok. Or pwede rin naman na ordinary plastic lang, like yung ginamit ko kanina. Ito. Ayan, pwede na to. Yung ginamit ko kanina, inan din yung magamitin ko mamaya. Okay, let's start na. Kinakabahan ako. Hatiin ko muna yung buhok ko. Nati ko sa apat yung buhok ko. Ayun, para madaling magkulay. Ngayon, magmi-mix na ako ng... Ay, bakit ito?
keratin. Inimix ko na yung color developer. Nabaliw ng bukas. Ayan. Color developer. And yung hair dye powder. Yung amoy. Hindi ko alam kung ano pinagkaiba nito sa ibang pangkulay. Kasi first time ko na magkukulay ng buhok. Kaya ayun. Hindi ko alam kung normal ba yung gantong amoy. Mabango naman siya. Pero amoy na amoy mo yung chemical. Kung magkukulay kayo ng buhok, dapat may sapin yung table nyo. Kasi tumatalsik yung color developer. Kaya ayun, buti na lang naglagay ako ng sapin. Nabuksan ko na yung hair powder. Baho. Baho. Magaray amoy, guys. Baho. Hindi ko gusto yung amoy neto. Ayan, ilalagay ko na siya. Pala may face mask ako dito. Ilalagay ko na yung baho talaga. Ang garo ng amoy. Hindi ko carry yung amoy. Kasi natatapangan ako. Hindi ko lang magkukulay ng buhok. So, hindi ko alam kung ganito rin may amoy ng ibang pangkulay. Kung natatapangan kayo, hindi rin kayo sanay sa amoy, mag-face mask na lang din kayo. Kasi hindi ko talaga carry. Sabihin niya na maarte ko. Wala, hindi ko kaya yung amoy niya. May instruction na nakalagay sa mismong bote niya. So, yung nakalagay dito sa color developer, ang nakalagay dito, ito, do not use metallic tools, wear protective gloves, keep out of reach of children. So, ayan, kailangan talaga na naka-gloves. Tapos, mix thoroughly with powder dye until you achieve smooth texture. Smooth texture na ba to? And then, ayan, huwag daw gagamit ng metallic tools. Ayan, buti na lang, plastic yung nakuha ko na bowl. Ayan. Tapos yung nakalagay naman, ang nakalagay naman dito sa hair dye powder na instruction. Ano ba to? Instruction ba to? High leaf color is permanent hair dye. But it works slightly differently than other hair dyes because of its unique composition. Ano bang meron dito? Naiiba daw siya sa ibang pangkulay. Ano pa nakalagay? High leaf colors contain more ammonia. What is ammonia? Hindi ko lang yung ammonia. Lalagay ko na lang dito sa baba. I-search ko na lang. Yun ata yung tawag dito. Yung mas nagbibigay ng pigment. Hindi ko sure ha. Hindi ko sure kung iyon yung ammonia. Pero sa search ko, lalagay ko na lang dito. Yun, sana tama ako. Hindi ako nagkakamali. Yun ata yung mas nagbibigay ng pigment sa hair color. Ganon. Tapos, ito ba? Hindi ko masyadong mabasa, ang liit eh. More hair dye pigment. Oh, ayun, tama. Mas nagbibigay yung, inyong ammonia nagbibigay ng more pigment color. Ayan, tama ba yung tindi ko? So, medyo malapit naman yung sagot ko sa nandito sa bottle. And then, this results in hair dye that lightens your hair more effectively than other blonde dyes, yet still tones during the lightening process. Ayan. Ayan yung nakalagay sa bote ng hair dye powder. Kung magkukulay kayo ng buhok, mas maganda na lumang damit or yung pwedeng mamantsahan yung damit na isusuot nyo. Kasi, kung wala kayo, pwede rin naman na magpatong kayo ng something na tela sa katawan nyo para hindi malagyan ng yung damit nyo. So, ako yung sinuot ko is yung lumang damit ko na lang. Nakabahan ako ah. Ganito na may paglalagay. Guys, kung may mali ako na sinasabi, or may mali ako na ginawa, or ginagawa dito, ilagay niyo lang sa comment box. Para alam din ng mga viewers kung mali yung ginagawa ko. Ganito na may paglalagay? Hindi ko alam! Ano pinaggagawa ko? May mga malagay lang yung ginawa ko. Kaya ganyan yung itsura. Dito pantay-pantay, I swear. And bala ko talaga na kalahati lang yung kukulayin ko. Kasi baka bawal yung may kulay ang buhok sa amin.
kaso, ang dami pang natira, kalahati pa. Kaya, ayun, sinimot ko na kasi sayang. Nilagyan ko na pati yung taas. Sabi ko, kalahati lang. Bahala na kung sakaling bawal. Makapagkulay na lang ulit ng black. So, habang nagkukulay ako, dito sa bandang taas, napapansin ko na nagkakaroon ako ng color brown na hair. Ayan. Kumukulay na siya, guys. Ayan, oh. Kita niyo ba? And pati dito, sa ilalim. Kasi yung ilalim yung una kong nilagyan ng pangkulay. Pati nung ako meron. kung ano lang talaga pinagagawa kong pahid dito sa buhok ko. Ayan. And then, sabi ni Ate Jaja, maximum lang ng 55 minutes yung babad. So, anong oras na ngayon? Magaling ko na itong gloves ko. 3:38 p.m. So, mga 4:30, ganun. Or 4:20. Ayan, para, 4:20, babanlawan ko na to. Or kahit mga 4:15. Kasi, baka ma-over sa babad. Kita agad yung kulay. Ako kanina, ay pinanlawan ko, tapos nilagyan ko na ng keratin, binabad ko sa keratin ng 5 to 10 minutes, tapos binanlawan ko ulit, syempre, tapos eto na ang aking buhok. Sabi na di pantay-pantay to eh. Nakikita ko na hindi pantay-pantay, pero kere naman, yung sa ilalim yung makulay. Oh. Pero sadya ko talaga yan na ibandang ibaba lang yung medyo makulay, kasi baka masita ka sa amin, bawal may kulay ang buhok sa amin. Ewan ko lang kung pati sa online class. Bahala na! Pero sabi, bawal daw magkulay ng buhok. Bawal pa rin. Pero, bahala na. Kulayan ko na lang ulit ng itim. Char. Bahala na! Sabi na, di pantay-pantay kulay. Ano yan? Kaya dapat, pagka magkukulay ka ng buhok, may taga-kulay kayo. Huwag yung bagaya sa akin. Di pantay-pantay. Pero kaya naman yan. Okay naman saan kahit hindi ganun ka-perfect. Pero syempre kapag sa salon eh, dapat perfect. Char. Hintayin na lang natin siyang matuyo para makita natin yung totoong kulay na itong buhok ko. Nakalimutan ko ilagay yung vitamin. Yung hair vitamin. So, ilang pinasa ito? 8 pieces ata ito. Gulo-gulo yung buhok ko. Mukhang ano, mukhang akong nakipagsabunutan. Pero, maganda ito pag sinukulay. Kulang lang sa suklayan. Ayan. Feeling ko nga mas parang gumanda pa yung buhok ko ngayon eh. Hindi kasi ako nagko-conditioner nung hindi pa ako nagkukulay ng buhok. Eh ngayon, required na ang mag-conditioner at mag-keratin ang buhok. Kasi, masisira yung buhok ko kapag hindi ako nag-conditioner. Magda-dry siya. Ayan. Sabi sa inyo, kulang lang to sa suklay eh. Ayan. Ito na yung naging resulta. Naging itsura ng buhok ko after 4 days. Ayan. Mas kumulay na siya. Mas nag-light yung color niya kumpara nung una. Kasi nung una, parang ma-dark, hindi siya ganun kita. Pero ngayon, ayan, mas kita na siya. Tapos, parang naging ombre yung kinalabasan sa akin kasi kulang yung isang set sa akin. Ayan. Isang set lang kasi yung ginamit ko. Ayan, ganito nakahaba yung buhok ko, ayan. Kalaw kasi sa akin yung isang set. Final thoughts para sa unicorn hair dye. So, para sa akin is good. Maganda ang unicorn hair dye. Maganda yung naging resulta sa akin. Kasi unang-una, meron silang pangkulay na hindi mo na kinakailangan mag-bleach ng buhok para umepekto sa'yo yung pangkulay nila. So, yun nga, meron mga iba't-ibang kulay na hindi mo na kailangan mag-bleach. Kaso, puro brown colors lang siya. Pero okay lang yun kasi maganda naman yung kinalabasan ng pangkulay. Yung sa amoy, di ko alam kung normal lang ba yun na ganun talaga yung amoy kasi first time ko lang nagkulay ng buhok. Hindi ko alam kung ano yung amoy talaga ng pangkulay. Pero sabi ng iba, hindi raw siya ganun katapang. Siguro, yung ibang pangkulay, ordinaryong pangkulay, is
mas matapang compared sa unicorn hair dye. Kaya siguro nila nasabi na hindi siya ganun katapang. Pero ako hindi ko kinaya yung amoy, or baka hindi lang ako sanay. Kaya nung nagkukulay ako ng buhok, naka-face mask pa ako, magpapakulay ako sa kapatid ko. Kaso, nung naamoy ko yung pagkulay, sabi ko wag na kasi baka di niya kayanin. Mas bata kasi siya sa akin, yung bunso kong kapatid. So dapat siya yung magkukulay sa buhok ko, kaso natapangan ako sa amoy, baka hindi niya kayanin. 5 stars ang ibibigay ko para sa kanila. Para sa quality ng kanilang product, which is yung unicorn hair dye. Kasi maganda yung naging resulta sa buhok ko. Hindi siya nag-dry. Araw-araw ko siyang ino-observe kung magda-dry ba siya, kung nagkaka-split ends ba siya, ganyan. Pero ala akong nakita, hindi nag-dry yung buhok ko. Ayan. Yung pinakababa kasi, yung mas napuruhan, yung mas kumulay yung pangkulay. Ayan. Pero hindi siya nag-dry. Ayan. Tapos, eto pa. Ayan. Hindi siya nag-dry. Ayan. Tapos, ayan. Malalaman mo kasi kung healthy pa yung buhok mo, kung maano siya, ganyan. Pero kapag hindi na healthy yung buhok, parang ang tigas-tigas niya na pag ginaganon mo. Pero eto, ayan, smooth pa rin. Smooth. Medyo naano lang ako dun sa color kasi yung unang nakita kong picture, which is ayan, medyo malayo siya sa katotohanan. Medyo malayo sa katotohanan ng kinalabasan. Pero nakikita ko naman doon sa mga sample pictures na ano, yung actual talaga, yung actual pictures, ayan, medyo hawig naman sila. Hindi ko na-distribute ng maayos yung pangkulay. Sa kanila kasi buo eh, ayan, buo yung, buong buhok nila yung may kulay, sa akin kasi yung baba lang, ayan. Tapos, hindi ko rin nilagyan yung anit ko, ayan, hindi ko sinagad sa anit kasi natatakot ako. Na baka mamaya, bumagal yung haba ng buhok ko, ganyan, baka mapanot ako yung ganun, para safe. Hindi ko sinagad sa anit yung pangkulay, pero okay na din yun kasi nga, hindi kasi sa akin yung isang set. So, magkano yung non-bleach set? So, ang price ng non-bleach set is 450 pesos, pero meron na siyang coconut oil, keratin hair mask, meron na rin siyang hair vitamins, 8 pieces yun, tapos meron na rin siyang hair dye powder and color developer. So, isang set na siya. Yung 450 pesos niya is isang set na. Okay rin sa akin yung naging resulta ng kulay kasi bumagay siya sa akin kahit morena yung kulay ko. Kahit di ako ganang kaputian, bumagay sa akin yung kulay na light golden fluorescent. Hindi naman siya masagawa tingnan sa akin kahit hindi ako maputi. Disclaimer lang guys, hindi po ako expert. And yung mga sasabihin ko na tips sa inyo ay base lamang po sa sariling kong karanasan. Una, dapat alam mo kung ilang set ang gagamitin mo, kung ilang set ang kakailanganin mo, depende sa haba ng buhok mo. Ayan, tingnan niyo ako. Ganito kahaba yung buhok ko, tapos kinulong ako sa isang set. Pero okay lang din naman sa akin na ganito yung kinalabasan. Pero kung gusto niyo yung pang-highlights lang, or yung baba lang ng buhok niyo yung gusto niyong kulayan, okay na yung isang set. Pangalawa, dapat alam mo kung kailan ka huling nagpakulay, kung kailan ka huling nagpariban. Kasi, kung magkukulay ka na ulit ng buhok, nari, 1 month or 3 months pa lang yung nakakalipas, ayun, pwedeng masira yung buhok mo. So, mas maganda sana kung taon bago ka ulit magpakulay ng buhok. Kasi, baka masira yung buhok nyo. Yung akin kasi, ngayon ako nagkulay ng buhok, virgin hair pa, pero ngayon hindi na siya virgin hair kasi nagkulay na ako ng buhok. Pangatlo, kumuha ka ng pwedeng magkulay sa buhok mo. Pero depende yun sa inyo, kung gusto niyo ng baba lang ang kulayan, pwedeng sarili niyo na lang ang magkulay ng buhok. Pero kung gusto niyo pati anit, sagad-sagaran, yung buo talagang buhok niyo, mas maganda sana kung kumuha kayo ng taga-kulay. Or kung sanay naman kayo, di sige, go! Ganun! Apat is, huwag gagamit ng metallic tools kapag magkukulay ka ng buhok. So dapat yung parang mga plastic lang ganyan. So nakalagay kasi dito sa lalagyan ng color developer, do not use with metallic tools, wear protective gloves, keep out of reach of children. So, lalagay ko na lang dito kung bakit hindi siya pwede, or huwag dapat gumamit ng metallic tools. Because I'm sure sa alam ko, kaya isa-search ko na lang para sigurado. Ayan, ilalagay ko na lang dito. Panglima ay 30 minutes ang minimum ata ng babad ng coconut oil. So, di naman masama kung mas matagal sa 30 minutes mong ibababad yung buhok mo sa coconut oil. Nung sa akin kasi almost 3 hours eh. Pero nung nagtanong ako,
dun sa kay Ate Jaja. Sabi niya, kahit 30 minutes lang daw, pwede na. So, ayun. Kung gusto niyo ng madali ang banlaw, pwede na yung 30 minutes. Ang anim, dun naman sa pagkukulay ng buhok, ang maximum lang na babad is 55 minutes. Yung akin kasi ang ginawa ko is 45 minutes lang. Hindi ko sinagad na 55 minutes kasi baka ma-over sa babad. Hindi ko mamalayan yung oras. Kaya sinet ko na rin na 45 minutes. Ayan. Pero kumukulay naman siya agad-agad. Yung sa kaibigan ko, si Esha. Ayan. Nagkulay din siya ng buhok and tawag dito. Nagkulay na siya before and then, ayun, nung nagkulay ulit siya ngayon, 20 minutes niya lang binabad kasi nakikita niya na agad yung kulay ng buhok niya. Kaya ayun. Pero ang maximum lang is 55 minutes. Pero kung nakakaramdam na kayo ng hapde sa anit niyo or sa batok niyo, o kasi nung nagkukulay ako ng buhok, so ano parang ang kati ng anit ko, ang kati ng batok ko kasi nalalagyan din siya. Ayun. Kung nakakaramdam na kayo ng parang hapde or makate, mas maganda siguro na banlawan nyo na kagad. Ang pito, kapag maliligo kayo, i-make sure nyo na hindi mainit na tubig ang gagamitin nyo. Kasi once na gumamit kayo ng mainit na tubig, bukod sa maglalagas-lagas yung buhok nyo, ayan, mabilis din mag-fade yung color ng hair nyo. So, mas mainam, mas maganda kung medyo malamig na tubig. Hindi malamig, basta wag lang yung mainit na tubig. Kasi baka mag-fade, baka buminis mag-fade yung color ng hair niyo. And lastly, pang-walo, ayan. So, para i-maintain or para ma-maintain yung gantong itsura ng buhok niyo, ayan. Siyempre, i-maintain niyo rin yung paggamit ng conditioner or ng keratin. Ayan. Kasi, kung gagamit ka ng shampoo, madadry talaga yung buhok mo. So, mas maina, mas maganda na twice a week mo lang gagamitan ng shampoo yung buhok mo. Pero ako, hindi pa ako nagsha-shampoo ulit. Puro conditioner lang ang ginagamit ko ngayon. Kaya, siguro hindi siya nagda-dry. Ayan. Pero, depende sa inyo. Pero, ang sabi kasi sa akin is, twice a week lang ang gamit ng shampoo. Pero, ang ginagawa ko, puro conditioner. Ayan. Hindi pa ako gumagamit ng shampoo as of now. Siguro, ang gagawin ko is, once a week lang ako gagamit ng shampoo para sigurado na hindi magda-dry yung buhok ko. And then, the rest, puro conditioner na. So, ayun lang guys. Sana nakatulong ako. And sana nagustuhan nyo ang video na to. And kung okay sa inyo ang video to, just like. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. And for more suggestions, just comment down below. Kung gusto nyo makita lahat ng kulay, mga feedbacks at well pics ng Unicorn Hair Dye, pwede nyo i-visit ang kanilang Facebook page. Unicorn Hair Dye. Ayun ang kanilang Facebook page. Ayan. Ang dami nyo makikita na actual pictures dyan. Ayan. I-like nyo na lang ang kanilang Facebook page. And sa mga taga-Paumbong po dyan, kung gusto nyo umorder ng Unicorn Hair Dye, just PM me. Ayan. Nagpapa-order na po ako ng Unicorn Hair Dye. Dahil nagustuhan ko ang Unicorn Hair Dye, okay siya sa akin. Ayan. Naisipan ko na rin na mag-reseller. Kaya, sa mga taga-Paumbong dyan, kung gusto nyo magkulay ng buhok, i-PM nyo lang ako. Ayan ang aking social media accounts. Feel free to PM. Feel free to DM me. Ayan. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang sa comment section. At kung gusto nyo mag-inquire, then PM or DM nyo lang ako. Thank you for watching, guys. Ayan. See you on my next video. Keep safe and God bless us all. Bye-bye.